matapos nga itong sila Melo Ball ay ma-injury at ma-diagnose niya ng fractured right wrist. Report nga neto ni Woj at ni Shams Aranya na baari daw na itong sila Melo Ball ay out for the rest of the season dahil sa injury na yan. Pero matapos niya ang successful surgery neto ni Melo Ball, nabigyan pa nga siya ng window of opportunity para makabalik nga sa NBA at tapusin ang kanyang Rookie of the Year campaign. Dahil nga sa report neto ni Shams Aranya, sabi niya, Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately 4 weeks, leaving possibility for return this season. So yan nga, sinabi neto ni Shams Aranya sa kanyang tweet na after 4 weeks daw, titingnan ang kalagayan neto ni LaMelo Ball at titingnan din kung maaari na ba siyang makabalik or hindi pa nga. So yun nga yung opportunity ni LaMelo Ball para tapusin pa ang kanyang Rookie of the Year at sakaling manalo pa siya. Dahil kung sakali after 4 weeks ay makabalik na siya, meron pa siyang 5 weeks para isolidify niya ang kanyang Rookie of the Year campaign dahil sa pagbalik niya after 4 weeks ay April 24. So saktong 4 weeks yun. At sa May 16 nga kasi ang huling laban sa NBA bago mag-playoffs. So eksaktong 5 weeks ang chance na may bibigay dito kay LaMelo Ball, yun ay kung makabalik siya exactly after 4 weeks. Pero hindi pa nga natin yan sigurado dahil i-re-evaluate pa lang itong si LaMelo after 4 weeks. So kung okay siya, ready to go, healthy ang kanyang right wrist, sige makakapaglaro siya. Pero kung hindi, naho, baka mawalan na nga siya ng opportunity para tapusin ang kanyang Rookie of the Year campaign. At alam niyo ba, itong si LaMelo Ball ay number 2 nga sa points per game sa mga rookie ngayong taon. Siya ay nag-average ng 15.9 points per game. Diba? Napakataas din. Tapos alam niyo, number 1 naman siya sa assists per game. Siya ang nangunguna sa lahat ng rookie. At sa total rebounds sa buong rookie class ay nangunguna nga siya. Siya nga ay may total rebounds na 240. Mas marami pa sa mga center dito sa rookie class na ito. Diba, napaka-elite niya at napaka-versatile na player nito ni LaMelo Ball para sa Charlotte Hornets. At sa tingin ko naman na kung sakaling si LaMelo Ball ay makabalik pa nga ngayong season na ito at may pagpatuloy niya pa ang kanyang campaign sa kanyang Rookie of the Year award, malaki pa rin ang chance niya na manalo ng award na ito dahil nga sa record din ng kanyang team dahil sila ngayon ay nasa playoff race or nagko-contend nga sila para makapasok sa playoffs. Ay yung kalaban niya na si Anthony Edwards, yung talagang kalaban niya sa award na ito ay kulelat niya sa Western Conference at sa buong NBA. So kung sakali makabalik si LaMelo, kung sakali lang na mapagpatuloy niya pa itong taon na to, sa tingin ko naman, kayang-kaya pang maipanalo neto ni LaMelo Ball. Kaya kung hindi, nako, madedelikado na nga ito sa kanyang mga kalaban na rookie na si Anthony Edwards at pag na rin ito si James Wiseman. So yun nga ang good news para kay LaMelo Ball, marire-evaluate nga siya at pwede pa siyang bumalik after 4 weeks. So yun nga lamang para sa update natin about dito sa injury ni LaMelo Ball. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, dami naman subscribe ka na dahil everyday meron tayong NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!